Magandang araw po sa lahat at welcome po ulit sa Anatomy of Champions. Medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload ng video mga kaibigan dahil binan po tayo ni YouTube no sa pag-upload ng mga video sa kagustuhan po kasi natin na mapagbigyan yung mga kahilingan ng ating mga kaibigan na mag-upload ng mga laban ng ating mga manok or sparring man lang ano. Eh naban po tayo. Talaga alam ko na hong bawal pero talaga kasi gusto ko ipakita yung mga laban ng manok ko. Kaya ayun, na kulitan siguro yung YouTube sa atin at binan niya tayo sa pag-upload ng video. So mga kaibigan, pagpasensya nyo na, sana maunawaan nyo na hindi po talaga pinapayagan makapag-upload tayo ng mga sparring ng ating panlabang manok because ang sabong para sa kanila is an act of animal cruelty. At sa Pilipinas naman, it is a form of a sports, mga kaibigan. So magkaiba po ang perspective ng dalawang bansa pagdating ho sa sabong. Since this is the first vlog of the year 2021, unahin natin yung katanungan ng isa nating kaibigan. Ang tanong niya is, paano daw po makikita o maibibigay sa ating panlabang manok o maipalalabas ang 100% gameness ng kanyang panlaban? So, ang ganda ng tanong niya, mga kaibigan, kasi ang alam po ng karaniwang magsasabong is sa bloodline lang po nakukuha ang gameness ng ating mga panlabang manok, which is mali po dahil 30% lang po ang factor ng bloodline pagdating ho sa gameness. So, siguro ho, ngayon nyo lang po ito maririnig at magugulat kayo no, na meron pa palang ibang dahilan para magkaroon ng gameness o mataas na level ng gameness ang isang panlabang manok. Yes, tama po kayo ng pagkakarinig mga kaibigan. Marami po akong nakita at napanood no, sa derby mismo. Mga naglalaban sila ng mga pure hatches pero nagtatakbuhan, nagkakalasan at umaayaw po sa laban. Sa madaling salita, medyo kinukulang po ang gameness. No? So since alam natin na ang hatch mataas ang level ng gameness, magtataka tayo kung bakit siya nangayaw pagdating sa laban. No? Although buhay naman po siya. So malaking factor po dito mga kaibigan is yung health ng ating panlabang manok. Yes, tama po kayo mga kaibigan. Ang health po ang nagbibigay ng malaking factor para mabuo ang 100% gameness ng isang panlabang manok. So basically mga kaibigan, 30% lang po talaga ang bloodline at 70% ang health. I will give you an example mga kaibigan. Laban kami ng hack fight, ang gamit ko is pure round head na 9 months no. So nailaban siya o naiulot siya sa medyo magulang-gulang na na manok no. So sa unang salpukan mga kaibigan, labas ho agad yung bituka. Since round head nga siya at alam kong mababa ang kanyang gameness, kinabahan ako na baka kumala siya pagdating sa laban. At nagulat po ako kaibigan, sa first minute sumasayad na po ang bituka niya sa lupa. Pero nairaos niya at nagawa niya pang ipatabla ang kanyang laban. Lumabas po dun mga kaibigan kung paano ko inihanda ang manok. Simula sisiyo hanggang sa maihatid ko siya sa ruweda. So yun naman po mga kaibigan, sana marami po kayong natutunan. At naunawaan niyo po yung aking paliwanag ano, about dito sa paano natin may palalabas ang full potential ng gameness ng ating panlabang manok. Tandaan niyo mga kaibigan na ang bawat individual ng manok may kanya-kanyang antas ng level ng gameness. Hindi po porket hatches yan pare-parehas ng matataas ang level ng gameness. Parang tao po, ang sabi nila ang sabong daw common sense lang. Pero pag tinignan niyo ang tao mga kaibigan, hindi po tayo pare-parehas ng antas ng common sense. Meron pong mas magaling sa atin, meron pong mas mataas ang common sense sa atin, meron namang mas mababa ang common sense sa atin. So yun lamang mga kaibigan, naisingit ko lang. No? So kung meron kayong mga tanungan mga kaibigan at gusto nyong talakayin o pag-usapan ngayong year 2021, babawi po ako. Siguro itatry ko na at least twice a week po ako mag-upload ng video at magsasagot ng mga katanungan nyo. No? So sa mga hindi makakaunawa na hindi na po talaga ako pwedeng mag-upload ng mga video or kahit picture man lang mga kaibigan ng manok, pwede ho kayong hindi manood dito sa mga videos ko. Kasi talagang pinagbabawal po ng YouTube at tayo po nakikigamit lang ng YouTube mga kaibigan. Hindi naman po pwede nating baliin ang kanyang batas. Ano? So yun lamang po mga kaibigan. Sana suportahan nyo ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Ano? So yun lamang mga kaibigan. Maraming salamat po ulit, Anatomy of Champions.